si Defuncture Man, Senator Ronald De La Rosa, hindi tinanong ang isa sa pinakamahalaga na katanungan na dapat madinig po ng sambayan ng Pilipino kahapon. Ito po ay kung si Pangulong Bongbong Marcos po ba at Maricel Soriano ay magkasama sa condo unit na yan noong March 2012 ayon po sa kasinungalingan na pinapakalat nito pong si Jonathan Morales. Hindi nila pwedeng ilihis doon sa issue kasi nasa PIDEA leaks kuno nila yun eh. Samantala, yung mga nililihis na issue nitong si Jonathan Morales at nagbabanggit ng kung sino-sinong tao ay kanya pang ine-entertain. Ano ba ito, Senator Ronald De La Rosa? Totoo ba yung observation ng mga manonood po natin na kaya nyo po hindi tinanong yon kasi hindi bahagi ng script at kung sasagot itong si Maricel Soriano, giba kayo. Dahil alam naman natin ang isasagot ni Maricel Soriano ay wala pong ganoong nangyari. Ngayon, pakinggan po muna natin ang naging katanungan diyan kay Maricel Soriano nitong si Ronald De La Rosa. Sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Oh. 'Di ba? Napaka-general ng question. Dapat specific para talagang nakuha na natin yung sagot, Senator Ronald De La Rosa, sa mga nagdadamay ng inyong pangalan sa mga dokumentong lumabas. Napaka-general ng question ninyo eh. Dapat maging specific kayo. Hindi ko alam kung yan ba talaga ay kaparaanan nyo lamang o naglapse ang inyong memory. Kaya hindi nyo po tinanong yung hinahangad po namin katanungan. Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam ito po sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Then, doon pa lamang, nung sinabi niya ng unang-una, hindi niya po alam tungkol doon sa mga dokumento. Dapat sinigundahan nyo na kagad yun, Senator Ronald De La Rosa. Hindi, kasi ganito yung sinasabi sa dokumento. Dapat binanggit nyo kung ano yung nakasulat sa pinaniniwalaan yung authentic na documents dahil lamang sa ito ay merong butas ng pancher sa kasinasabi ng isang napakasinungaling na si Jonathan Morales. Hindi po ako nagbabasa okay ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell? Nakikita nyo? Kailangan pa bang i-memory send them? Memes lang yun, ha? May binabasang tanong si Ronald De La Rosa. Kanino kaya nang galing yun? Kanino kaya nang galing yung binabasa ninyong katanungan? Kung hindi naman binabasa, eh baka naman yung papel na kumakalat na peke ang kanyang pinaghuhugutan ng binabasa. Pero, alam po ninyo, dalawang araw ka na dyang nagmi-meeting, nag-i-hearing, tapos binasa mo na yan. Kaya kahit hindi mo natingnan yung papel, alam mo na dapat kung ano ang isinasaad doon. Kung ginagawa mo talaga trabaho mo, Senator Ronald De La Rosa. Diba, top ka, sabi mo, sa class ninyo? Saan ba siya nag-top? Sa FBI class? Kaya dapat ang inaasahan namin, magaling kayo dahil top kayo eh. Pero, ganun pa man, yung hinahangad namin, hindi nyo talaga tinanong sa kanya. Bakit? Puputok kasi sa inyo yon sa mga didishit. Kung hindi sa inyo, Senator Ronald De La Rosa, sa mga didishit. Dahil ang magiging kasagutan ni Maricel Soriano, hindi niya kilala personally si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sila nagkasama sa condominium unit na yan na hindi na ngayon pag-aari nitong si Maricel Soriano. Barangay Poblasyon, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46 na si? Hanggang... May basher. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took
a long time for people to start clapping because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the UNI team, I would say that the state of the nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Anong nararamdaman ninyo, mga basher, pag napapanood nyo yan? Tuloy tayo dito, mga tol. 2012 po. Nabenta ko na ho yan. Wala na ako doon. 2012? Anong month yung nabenta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 2012, you're wrong. 2012. Yes, sir. 2012. So, bininta mo na after 2012. Ngayon, ano ang nababasa ko? Bakit ganyan lamang naglilita niya ang tanong nitong si Senator Ronald De La Rosa? Gusto lang nilang, kunyari, patutuhanan yung dokumento nitong si Jonathan Morales na mayroong condominium na pag-aari itong si Maricel Soriano. Oy, huwag nyo kaming gawing mga uto-uto. Hindi kami tulad ng mga DDCs, Jonathan Morales. At I do not know kung ano ang intention nyo talaga, Senator Ronald De La Rosa. Bagamat sinasabi nyo na wala kayong ibang intention dyan kung hindi makapag-come up ng isang legislative proposal para mas maging mabigat ang kaparusahan ng mga maaaring mag-leak ng documents sa ating gobyerno. Ito pong sinasabi ninyo na unit, hindi nyo na kailangan pang ikumpirma yan kay Maricel Soriano kung tutuusin eh. Mas mahalaga yung katanungan na hinahanap namin eh. Bakit natin sinasabing hindi na kailangan ikumpirma pa? O public knowledge yan. Si Maricel Soriano, as stated nga sa question ninyo, di ba? Siya ay inireklamo ng kanyang mga kasambahay para sa di umano'y pang-aabuso at aligasyon na siya'y gumagamit ng illegal na droga. Sa mga nakalap nating balita, makikita doon na binanggit ang Rockwell Condominium Unit na yan ng mga katulong. Doon kasi sila naninilbihan. Tapos dyan kayo nagpo-focus for what? Para mag-substantiate doon sa sinasabi nitong si Jonathan Morales at mautunin nyo ang mga tao? Di ganun. Dapat yung alam na ng publiko, okay na, isang tanong, sapat na yon, kinumpirma niya na eh. Pero mas pinalalalim nyo pa, binalikan nyo pa si Jonathan Morales. Yet, yung katanungan na dapat ine-expect ng taong bayan kahapon, hindi nyo tinanong. Simple lang yung tanong dapat kay Maricel Soriano. Kilala mo ba personally si Pangulong Bongbong Marcos? Nakasama mo ba siya sa alegasyon na kayo'y gumagamit ng illegal na droga noong March 12 or sometime in March 2012? Ako nang teting talaga oh. Anyway, pakinggan natin ang kabuuan po ng pahayag dito nitong si Maricel Soriano. Pinenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant. Ba, pinagdidiinan such niya, no? Unit. Pinagdidiinan niya. Inuuto niyo kami. Huwag nyo kaming utuin, Senator Ronald De La Rosa. Anyway, talo na tayo. Huwag na natin panoorin yung kabuuan ng testimonya nitong si Maricel Soriano. Punta tayo dito sa iba pang mga issue tungkol sa hearing na yan. Ito naman po. Ito po ay yung observation. Yan. Dito yes, pong si Ronald De La Rosa sa naging katugong kasagutan nitong si Francia. Kasi parang nasasaktan siya eh. Na si Francia,
sinasabi kung ano yung nangyari talaga, pero ayaw paniwalaan ni Ronald De La Rosa kasi mas pinaniniwalaan niya si Jonathan Morales. Tuloy po natin ito. Mr. Chair, yes, tama po kayo dyan, Mr. Chair. Oh, I'm sorry. Naligaw ako ng pinindot. Oh, yung nangyari kasi doon, prior dito kay Jinggoy Estrada, pinaninindigan ni Francia na yung chain of custody, yung command responsibility, yung anong tawag dito sa particular na chain of command na sinusunod sa isang unit, dadaan syempre una sa team leader, daraan sa pangalawa sa division chief, tapos mapupunta na doon sa deputy director general, blah blah blah, something like that. Pinaninindigan itong si Francia na hindi nga dumaan sa kanya. Kaya kung hindi dumaan sa kanya, wala pong ganung dokumento. Nagaget niyo yung point nung Director Francia? Kung hindi dumaan sa kanya, walang ganung dokumento. Ibig sabihin, gawa-gawa lamang sa madaling salita ng sinungaling na si Jonathan Morales yung mga dokumento. Kaya in short, walang PIDEA leaks. Pero binarasyan nitong si Ronald De La Rosa. Sabi sa kanya ni Senator Ronald De La Rosa, ibig mong sabihin, mali ako sa aking pagdetermina na authentic yung documents na yon. Nakakatawa, di ba? Kasi yung chairperson na supposedly balance ay naghuhusga na kagad nang hindi man lang pinagtagni-tagni lahat ng mga testimonya at ebidensya na inilalatag ng kanilang mga resource person. Pero ito ngayon, si Senator Ronald De La Rosa, 100% conclusive na siya na authentic yung documents. At ano ang kanyang batayan? Dahil ito ay sinabi ni Jonathan Morales at merong dalawang butas ng puncher. Ilang beses niyang pinagdiinan yan sa mga interview na isinagawa sa kanya, kahapon sa press conference matapos ang hearing na ito, at dito po sa hearing na ito, hindi ko lang na-place yung timestamp kaya hindi ko na maipapakita sa inyo. Ngayon, dito na tayo sa sinasabi nitong si Senator Jinggoy Estrada kung bakit mas dapat nating paniwalaan itong PIDEA, ang civil service, ang Court of Appeals at ang Supreme Court. Bakit ko binanggit yung apat na yan? Kasi sila ang nagpatunay na itong si Morales, napakasinungaling na tao po nito. Ito po ay natanggal for dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang mga institusyon na binanggit ko, lahat po sila sumang-ayon sa pagdetermina na siya ay dishonest. Higit sa lahat, merong kinakaharap na false testimony case itong si Jonathan Morales sa ating korte. Pending pa rin po ito hanggang sa kasalukuyan. Pag false testimony, ibig sabihin, nagsalita ka ng mga kasinungalingan sa korte. At doon, ini-establish ngayon, particular, ng PIDEA at saka nitong si Senator Jinggoy Estrada, yung kredibilidad ng pagkatao nitong si Jonathan Morales. Maybe some will not agree doon sa ating opinion, pero malinaw naman kasi dito na testimonya lamang ang pinagbabasihan ng katotohanan kuno nitong si Jonathan Morales. At wala siyang inilalatag na ibang ebidensya. Kaya common sense will dictate us na yung testimonya na yon para po mabali natin at masabi natin na siya'y malaki ang posibilidad na hindi nagsasabi ng katotohanan, iladlad natin yung kanyang pagkatao at doon natin ini-strike ngayon yung kanyang kredibilidad. Pero patuloy siyang pinaniniwalaan nitong si Ronald De La Rosa. Ano ba talaga ang dahilan, Senator Ronald De La Rosa? Nagtatanong po kami dyan. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he got the copy. Siya sigurong... Oh, yan ha. Ito, anyway, opinion niya ni itong si Senator Jinggoy Estrada. Yet,
may sagot pa dyan itong si Albert, itong si Jonathan Morales. Tapos inisigundahan pa nitong si Ronald De La Rosa. Alam po ninyo, simula po nung first hearing at second hearing, sinubaybayan po natin yan. Ang daming pagkakataon na naliligaw itong si Jonathan Morales. Ano ang ginagawa nitong si Senator Ronald De La Rosa? Nagli-leading question siya. In fact, siya pa nga mismo ang sumasagot na doon sa tanong. At sinasuggest niya pa ang mga bagay-bagay na maaaring nakakalimutan itong si Jonathan Morales. Like for example, nung ginigipit na si Jonathan, I'm sorry for the term, hindi ginigipit, nung pinupursige nitong si Senator Jinggoy Estrada, ito pong si Jonathan Morales para i-reveal yung kanyang source or yung confidential informant. Hindi ito yung naging kadahilanan nitong si Morales eh. Pero ano ang sinuggest nitong si Ronald De La Rosa? Yung relasyon daw sa pagitan ng confidential informant at saka binibigyan ito ng impormasyon, napakahalaga. Sacred daw po ito. At pagtatraidor daw po ito sa confidential informant kung i-reveal ang pangalan. Kaya gagawin daw lahat para hindi i-reveal ang pangalan. Eh nakakalimutan yata nitong si Senator Ronald De La Rosa na hindi niya na kailangang sabihin yon. Kasi chairperson siya eh. Bakit niya pangangatwiranan yung posisyon ni Jonathan Morales? Ngayon, ikaw, Senator Ronald De La Rosa, kayo po ay nag-i-hear bilang chairperson ng Committee on Dangerous Drugs and Public Order, nagkabaligtad. At layunin niyo po dyan palabasin ang katotohanan. Hinamon ni Senator Jinggoy Estrada for an executive session. Umagri ba si Jonathan Morales? To the extent na kayong dalawa na nga lang ang mag-uusap, umagri ba si Jonathan Morales? Di ba hindi? Hindi namin nadinig yun. Isa pa, kayo'y mga mambabatas. Ginagamit ninyo ang inyong kapangyarihan para palabasin ang katotohanan. Bakit hindi nyo mapiga itong si Jonathan Morales? E samantala, kaya namang gawin niyan kung tutuusin. Ginawa nga yan sa Senado, sa Kongreso, di ba? Ayaw i-reveal nitong si Celis, yung kanyang confidential informant. Ginamit niya pa ang kanyang karapatan bilang isang mamamahayag kuno. Pero may nagawa ba yon? Wala. Sa huli, nagsabi rin itong si Jeffrey Celis na walang katotohanan yung mga sinasabi niya. Bakit hindi niyo kayang puwersahin, Senator Ronald De La Rosa, itong si Jonathan Morales? To the extent na siya para ang bida, sasabihin niya sa harapan ng committee ninyo, bigyan niyo ako ng karapatan. Anak ng teting na yan, yung resource person ang magdidikta kung ano gustong mangyari diyan sa Senado. Bigyan daw siya ng karapatan kung wala daw siyang mababiolate na constitutional rights kapag sinabi niya daw po even yung gender lang ng tao. Anak ng teting, gender na lang ang pinag-uusapan. Hindi niyo pa mapiga itong si Morales. Eh kung ako'y pinalad siguro na maging senador, ang dami kong mga tanong diyan kay Morales na magre-reveal ng katotohanan. Hindi ko inaangat sarili ko. Ha? Pero ngayon, balik tayo dito sa sinasabi nitong si Senator Jinggoy Estrada kung bakit hindi dapat paniwalaan itong si Jonathan Morales. My own opinion, ha? And I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin muna ang senador. This person has been charged for violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Francisco. Oy, may basher. May basher. In violation of Article 180. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping. Because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers.
But and another observation of mine was immediately after the itok-itok, mga basher, di ba kayo nahihiya? Gusto nyo, yan ang maging presidente? Naku, nang teting kayo, tuloy tayo dito. Penal code is a tungkol to, ito sa false testimony. In the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen, if this is true, the staff pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Narinig ninyo? Ha? Kaya hindi dapat paniwalaan ito basta-basta itong si Jonathan Morales. Kasi napaka-questionable ng integridad po nito. Ngayon, itong si Senator Ronald De La Rosa, bagamat tinalakay na po natin ito kahapon, makikita po ninyo talaga rito na parang walang order sa kanyang committee. Kaya salamat dito kay Senator Chris Escudero, sapagkat alam niya ngayon kung paano ipasok sa maayos na kaparaanan yung dapat maging order dito po sa Senado. Pakinggan po natin muli itong si Senator Chris Escudero. Chairman, Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganyan. Makinig po kayo ha, Senator Ronald De La Rosa. Ganun kasi yung ginagawa ni Jonathan Morales. Sinabi niya, narinig niya, ayon sa kanya. Wala man lang personal knowledge. Banggit pa ng banggit ng mga pangalan ng kung sino-sino, tapos kayo naman, patawag kayo ng patawag dyan sa hearing nyo na yan. Ganto, kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po. Yet, pinaniniwalaan nila Ronald De La Rosa. Di ba? Kasi the moment na pinaniniwalaan mo yung documents na yan bilang authentic, pinaniniwalaan mo kagad yung sinasabi ng informant. Dito wala nga dapat issue kung tutuusin. Kasi unang-una, walang validation na nangyari. Bakit natin i-entertain yan? Hindi na validate yung information ng confidential informant. Parang ang ganito lang yan mga tol. Nung ako'y nasa servisyo pa, may lalapit sa akin. Sir, kailangan ko ng 500 pesos. Totoo ito ah. Kailangan ko ng 500 pesos eh kasi may bibilihin po ako na meron tayong subject nagtitinda ng bato. Hindi si Senator Bato yung sinasabi ko ha. Shabu. Bato kasi ang other term dun eh. Nagbebenta ng bato. Eh 500 sir, bigyan nyo muna ako para makabili ako. Hindi ko kagad bibigyan yun. Aalamin ko muna kung ano yung kwento niya. Tapos ika-counter check namin. Kasi hindi lahat ng lumalapit ng mga confidential informant nagsasabi ng katotohanan. In fact, kung mag-aaral po kayo ng criminology, there are several types of confidential informants. Hindi ko naiisa-isahin dito yun. Depende sa motibo nila. Yun,
matutukoy ba natin yon dito? Di ba hindi? Kasi lahat ng sinasabi nitong si Morales, nakabase lamang sa kanyang sinasabi. Sabi ng kanyang confidential informant, kaya tinipa niya. Ngayon, sa pagtipa niya ba na yon? Dahil sinabi lang ng confidential informant, makatotohanan na kagad yung impormasyon? Paano kung yung confidential informant na yun may sariling agenda? Galit kay Pangulong Bongbong Marcos na noon ay senador. Galit kay Maricel Soriano on the other hand, o kung sino-sino man yung mga binabanggit niya. Kasi nagbanggit pa rito ng pangalan later on itong si pati Sir Cain Daza, binanggit nitong si Jonathan Morales eh. Kung sino-sino ang mga binabanggit niyang pangalan. Yun ang pino-point out ngayon dito nitong si Senator Keith Escudero na magkaroon kayo ng order dyan, Senator Ronald De La Rosa. Hindi lahat ng sinasabi nitong si Morales dapat i-entertain ninyo. Kapag ka irrelevant, huwag nyo nang i-entertain, putulin nyo na kagad. Bagkos, hayaan nyo lang ng hayaan eh. Nag-grandstanding na siya. Parang siya pa yung chairperson dyan sa committee ninyo. Po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, edo yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan dati executive secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon doon tigyan Napolcom na kumusap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit doon tigyan Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, abutin na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon kung ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumento ngayon at gaya ng sabi ng chairman, may butas. Simple lang bumanat ito si Escudero eh. No? Pero sarcasm yan mga tol. Kakahiya yan. Bro, imo, sabi ng chairman, authentic ang document dahil may butas. Saan ka naman nakakita nun? Ha? Saan ka nakakita na huhusgahan mo kagad 100% na authentic ang isang dokumento base lamang doon sa butas ng puncher at sa sinasabi ng isang tao? Hindi mo kinakailangan maging abogado para alam mo yan. Ako, hindi ako abogado, pero alam ko yan. Hindi ako naging PNP. In fact, PO2 nga lang ang pinakamataas na nakuha kong posisyon sa Philippine National Police. Kayo, General De La Rosa. Pero, ganyan ang nagiging judgment ninyo. Yung conclusion ninyo, authentic ang documents dahil lamang sa butas na yan ng puncher. Kakahiya, di ba? No? Di nyo man lang sinabi sa committee ninyo, o sige, para kahit paano, ma-prove natin yung authenticity ng documents na ito, total, sa PNP naman ako before, ipatawag natin yung mga question document expert. Kasi sila yung talagang nasa posisyon para magsabi. Kung yan ba ay authentic, kung hindi. Pero the problem there is, wala kasi yung original documents. Kaya kung wala ang original documents, huwag kayong mag-conclude na merong authentic documents. Ede dapat po sumentro na po ang investigasyon ito. Sino yung bumunot doon sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang Sir Richard, kayo ba yan? Sir Richard Solomon, gusto niyo umakyat dito ngayon? Ano? Kasi Facebook ang ano eh, ang mga kwento ni Cha. Tingnan niya natin kung si Sir Richard Solomon itong nasa YouTube channel. Pakitin natin si Sir Richard. O sige, pakitin na. Isesend ko po sa inyo yung StreamYard link ano, sa Facebook po ninyo. At pakinggan po natin ang kanyang maganda yung mga sinasabi sa akin ni Sir Richard. Hindi ko lang ma-entertain kagabi dahil medyo busy po ako.
O, isesend ko po sa inyo, ha, Sir Richard. Yung so din link. Po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PDEA kung nandun man yun na simula. Kung hindi yan tinan over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yun, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang iso nga natin ay yung Batangas at yung PDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panaroon ng chairman, nasa na yun ngayon at sinong bumuno mula. Dapat doon kayo nagpo-focus, Senator Ronald De La Rosa. O bigyan natin ng pagkakataon si Sir Richard na ibahagi sa atin yung kanyang saloobin tungkol sa issue na ito, mga tol. Pakinggan natin siya. Salamat, Sir Richard, at sa pagpapaunlak ninyong muli sa ating programa. Ano pong masasabi ninyo dito po sa ating pinag-uusapan? Ay. Yan, naka-live na po tayo, sir. Ay, naka-live na po kayo. Yan. What's up? Magandang umaga, Sir Top One. Randy, Sir Randy. Good morning po. Good morning. Parang nagdodoble yung ano ko lang. Ay, paki-off nyo po yung YouTube po ninyo. Paki-turn off nyo po yung YouTube channel ninyo. O yan, okay yan. Na. Okay na. Apo. Oo. Go ahead, sir. Talagang ano yan. Ano po yung katanungan, Sir Randy? Dito po sa sinasabi nitong si Senator Chis Escudero, dapat magkaroon daw po ng point of order diyan po sa hearing na isinasagawa nitong si Senator Ronald De La Rosa. Kasi, in short, sinasabi, puro hearsay yung mga sinasabi po nitong si Jonathan Morales at kung sino-sino ngayon yung pinapatawag dahil po sa mga binabanggit niyang mga pangalan. Kaya sabi ni Senator Chis Escudero, dapat nakapokus lamang doon sa personal knowledge at the same time, doon sa issue at hand. At yun nga po yung PDEA leaks, kung ano po ba ang mga nilalaman, ang kuno na PDEA leaks na yan. Ano po ang inyong insights dyan, sir? Actually, tama po yung sinabi nyo. Napakabigat ng sinabi dyan ni Senator Chis Escudero. Alam mo yung sinabi mo yung this is actually like a sarcasm against Bato. Totoo po yun. Tama po kayo. Malaking kasi po, sabi ko nga, I made a post about it yesterday, yung opinion ko, no? Na actually, yung pagpasok ni Senator Escudero dyan, kasi siguro napapanood si Senator Bato yung inquiry niya samari sa kabilang room nila, no? Separately even, also with Senator Grace po. Kaya sila pumasok ng dalawa dyan na after na hindi naman pumapasok yan ng biglaan while some discussions or issues are being discussed. So maganda naman yung timing nila, pumasok sila na hindi nakaistorbo. Pero po yung pasok po ni at nagbigay ng pointers, yung tinatawag na point of order, yun ang mabigat doon na sinabi ni You have to remember that Senator Chis Escudero, I think, correct me if I'm wrong, Sir Randy. Apo. Parang two-timer na yan na Senator si two terms na yan si Senator Chis Escudero as far as my recollection is concerned. Not only that, more importantly, Senator Escudero is an attorney. Opo. So, being a senior senator also in the Senate, yung binigyan siya ng advice na point of order kasi mali-mali po yung flow ng pagtatanong niya and at the same time, alam niyo po yung particularly nung sinabi ni Senator Escudero, hindi pwedeng dapat tayo bigla-bigla na lang tayo nagpapatawag, binanggit niya yung pangalan. Papatawag mo si former President Duterte? Papatawag mo bigla si President BBM?
At ito si Maricel Soriano, hinilan nyo dyan. Hindi ganun ang dapat. Mali yun, actually. Kaya malaking insulto to, actually. It's like, not exactly insult. But yung kinorekta siya on air is hindi po kabastusan yun. Tama lang po yun. Kasi mali yung mga... Di, kasi sinasabi ako, kailangan patawag si... Ano, Sir Richard, si, sorry if I have to cut you. Ah. Meron kasi akong nakitang comment. Balikan po natin yung sinasabi po ninyo, pero i-address po natin ito kasi hindi po ito tingin ko basher. Ito po yung comment niya. Sabi niya, manawagan na lang tayo, Sir Randy, kay PBBM na magpa-drug test na para matapos na yung issue na tungkol sa droga. At nang mapahiya si Agent Morales dyan sa mga pinagsasabi niya dyan sa Senado. Ano po komento niyo dyan, Sir? Hindi po ako sang-ayon dyan eh. Yung mula yung yan yung challenge ng mga ano ng mga Duterte camp, 'di ba? Opo. Pati si ano si sino tong si spokes former spokes Harry Roque na china-challenge nila si PBBM na magpa-drug test na para once and for all. Alam nyo, hindi the truth is hindi yan pinapatulan ni BBM dahil siya ay guilty or may kinakatakutan. Opo. Hindi yan pinapatulan because hindi ano eh ang punto ron is sabi nga pag ikaw ay hindi guilty sa meron kami sa corporate also. Kapag ikaw ay inaakusahan ng isang tao nang alam mo sa sarili mo ay hindi totoo dahil mas kilala mo sarili mo eh no. Hindi mo kailangang patulan or mag-waste ka ng energy. Sige, i-ano nyo ako, drug test nyo ako. Hindi ganun. And I believe PBBM is applying the same thing. Bakit ko papatulan isang bagay na hindi ako guilty? There's no need eh. Kasi lalo mong papatulan, lalo kang defensive ang dating mo noon. Oh. So, yun ang pananaw ko doon. At hindi kailangan patulan po ni ano. Ano siya para patunayan niya ay ano sabihin niya talagang hindi ako ano talagang negative ako sa ganyan. Sige, drug test niyo ako. O nadinig niyo po ah kung ano po yung pinahayag nitong si Sir Solomon, copy paste ako. Balik tayo doon sir kay balik tayo doon sir kay ano kay Senator BBM doesn't need to. Dito just pa to balik prove po tayo him dito, sir. Balik tayo dito kay Sir kay Senator Chisette Cudero sa mga observations na sinasabi niya. Kindly continue yung na antala. Opo, napakagaling po ng point of order na ni-raise ni ano ni Senator Chisette Cudero kay Bato kasi parang in-advise siya bilang senior senator na hindi ganyan ang dapat flow ng pagtatanong mo. Na hindi ganyan sasabihin mo biglang ilahin natin dito. Patawag natin si BBM, patawag natin si ano, kasi nababanggit rin dito si former president, yung boss niya, si Duterte. Do you think papupunta dyan si Duterte? E di inipit niya sarili niya. Sa totoo lang. So, ang point ni ano rito, ni Senator Chisette Cudero, kahit ang accusing party is sila Senator, sila former President Duterte, hindi mo basta-basta dapat patawag yan dito. Hindi ganoon ang flow ng how ng policy ng Senate inquiry in calling people especially prominent people at that. Hindi po pwedeng ganun. Pati katulad niyan. Sa totoo lang ako po meron pong sinabi kahapon sa vlog ko no. Last night na just like ang isang ang magiti batikang actress na si Maricel Soriano. Haven't you noticed she is visibly shaken? Apo. Ninenerbyos siya, hindi po drama 'yun, hindi po acting 'yun. Sabi niya, hindi po ako sanay na ganito napapatawag sa Senado. Ito ano, what if Senator Bato that Maricel Soriano files a counter a charge against you? Can she do that? Yes, because binigyan nyo ng stress yung tao. What if hindi makatulog yan? And for how many days malaki ang epekto sa kanya magkaroon ng
ng what you call depression yung tao, pwede niya bang, pwede ba siyang magdemanda? Yes, because you cause her pain. You, Senator Bato, cause her something to be depressed or stressed about. Nakaka, mali po yun. Kaya po actually, pumasok na yan si Senator. Senator Grace is been known to a lot of, to showbiz personalities. Sa totoo lang, siguro sa labas niya, kinakalma nila yun. Ano ka lang, hayaan mo, kakausapin rin namin. Kaya pumasok doon. Si Cheese Escudero, kilala lang ng celebrity. Kaya pumasok yun. Kinorekta siya. In what way? Yung sinasabing point of order. Tama. Ngayon, sir, sa issue na ito, napakahalaga kasi talaga dapat na madetermina natin yung isang kasagutan sa isang katanungan na hindi po itinanong nitong si Senator Ronald De La Rosa. Kasi siguro kung napaaga po kayo sa program kanina, eh nabanggit na natin yon. Ano po yung masasabi ninyo doon sa observation ninyo diyan po sa naging mga katanungan? Ito po, i-play ko pong muli para... Ito, i-play ko pong muli yung naging katanungan itong si... May isang tanong siya na hindi niya tinanong. After. Tama. O sige, kuha niyo naman po pala, sir, para in the interest of time. Paki-share niyo po sa amin yung observation niyo tungkol po doon. Specifically, isang tanong ang hindi niya tinanong. Na dapat niya tinanong na I believe si Matisoski, si Marley. Kaya bakit hindi tinanong? Nandun na eh. Diba? Sinasagot na niya ano eh. Ano yung tanong na yon kung hindi... nahalata or napansin po ng mga lahat ng mga nanonood at nag-abang nung Senate inquiry niyo with Maricel Soriano attending the Senate inquiry. Ang tanong pong yun is dapat, ako inaasahan ko, tanong niya na eh, nandun na eh. Eh gusto niyang i-pin down si BBM? That is their time, di ba? Apo. That is an opportunity for them actually. Pero hindi tinanong yung tanong na Miss Maricel Soriano, with all the, dahil kayo po ay nanumpa na sasabihin niyo po dito ang katotohanan, pawang katotohanan lamang. Matanong ko na po sa inyo, directly, si BBM po ba ay nakasama niyo sa apartment, sa condo unit niyo na nasabi, na sinasabi nitong ano, ng confidential agent ni Expedia agent Morales, na kayo po ay nagsesession ng pinagbabawal na gamot na cocaine doon po sa unit nyo? Totoo po ba ito, Ms. Maricel Soriano? Bakit po hindi tinanong yun? Sa tingin ninyo, sir. Kung... Bakit? Apo, sige, alam sir, po rin po sagot. Iniwas talaga yon na itanong dahil hindi, kung nahalata nyo na po, meron na marami na pong sinagot ni Maricel Soriano na hindi po nangyari yung sinasabing drug session incident sa ano na yun. Inano niya na po. Either totoo o hindi, si, nirespeto nila ba to? Dahil kasi naka-out naman eh. Alam naman yan, naka-out siya eh. So sinabi niya, wala pong ganun pangyayari. Pati yung katulong, dalawang katulong na sinabing kaya daw nireklamo siya, eh sinaktan niya. Nakakatawa pa nga yung sagot ni Maricel Soriano. Sabi niya, bakit ko po gagawin yun? Eh dalawa sila. Which is correct. Eh di binugbog siya ng dalawa, pinagtulungan siya, di lalo siyang nayari dun. So, mas may sense yung sagot ni Maricel Soriano kaysa doon sa Expedia agent. No? So, ngayon, sir. Again, hindi po tinanong yun. I believe so. Purposely, dahil alam niya, mapapahiya po siya. Dahil isa lang po ang sasabihin doon ni Maricel Soriano for sure. Sinabi ko na po yun. Sabi ko nga po sa inyo, di ba sa interview niyo sa akin, I don't think Maricel Soriano is dumb enough or that she's not thinking straight to implicate BBM dahil meron siyang galit sa ano niya noon, si Lenny Robredo. I don't think so. And I was right. She is intelligent. Not because parang to save herself and PBBM. No. It's because it really didn't happen.
Yun lang yun. Ngayon, sir, madako tayo doon sa intention ng hearing na ito. Kasi Senator Ronald De La Rosa keep on saying na walang malisya sa hearing niya. Wala siyang nilalayon kung hindi daw. Sa opening statement pa lang niya, sir, sinabi niya na, niya na yun. That is the intention of this inquiry is not to persecute anyone. That for me is drama. Why, sir? Diyos ko naman, wala namang, huwag na tayong magbulahan, huwag niya nabulahin ang buong Pilipinas. Alam naman yun ang Pilipino, nakikita naman motivation niya. Kung ano yung motivation niya, why did they conducted that? Sabi pa nga na iba, that is a waste of money. Which is true also. Bakit? Ano purpose mo para magkanda ka ng ganong inquiry? Which is what? Ano nakita ka lang lahat ng tao? Ako lang ba? No. That is just to intentionally, it's politically motivated. Sabi ko nga, partisan politics eh. Bakit? Para sangayunan yung boss niya dati. Napakalinaw po. Yun lang po yung ano nga. Yan talaga ang maikakaila, ano, sir. Kasi kaya nga yung panawagan sa kanya o yung suggestion sa kanya ng karamihang mga Pilipino na sana nag-inhibit siya dito sa hearing na yan. Either create sila ng subcommittee para mag-hear ng issue na ito. Kasi nangyari na nga yan, di ba? May subcommittee doon sa charter change. Hindi mismo si Robin Padilla. Pero iba naman ang reason. Pero dito kasi, bias na kagad ang magiging perception ng tao, whether they like it or not, si Bato, hindi maikakaila na talagang yung pagsibol niya sa harapan ng publiko nangyari dahil po sa tulong, influence ng mga Duterte. From city director to the Davao City Police Office up to his now being a senator. Pero meron isang tanong, sir, ano? Na Sir Aldi, ako po muna magtatanong sa inyo kung okay lang. Sige, ako po interviewin niyo ngayon. Kasi hindi, magtatanong po ako for the reason dahil hindi ko po alam. Honestly. Po. Ang tanong ko lang po is, ito po bang sa midterm election, tatakbo rin po ba dyan? Kasama rin po ba ang tatakbo for another term si Senator Bato? Kasama po ba yung pangalan niya? Tama po? Kasama po siya sa... Okay. Kasi siya po ay na-elect for the first time sa Senado noong 2019. Okay. Kaya unang termino pa lamang niya po ito. Unless, sir, kung siya po ay magwi-withdraw ng kanyang kandidatura. Hindi po. Ito, opo. Tama po yan. Maraming salamat po sa sagot niyo kasi hindi ko po talaga alam. Ngayon, kung siya po pala ay tatakbo for 2025 for another term, well, he just actually, I'm sorry to say this, this is my forecast, he just already committed a political suicide by doing this Senate inquiry against PBBM and dinawit lang dito, ginamit lang also si Marisol Soria. He made a very big mistake in doing this. Political suicide na po to. Bakit po? Bakit ko po sinabi yun? Marami pong magsasabi ngayon dito na hindi na natin dapat iboto to. I for one, I voted him for him noon, but now, alam ko na kung sino siya talaga. At maraming eye-opener po to actually itong Senate inquiry na to eh. Opo. He destroyed himself as well as just like how Expedia agent Morales destroyed himself. By the way po pala, i-add ko na rin, Sir Randy. Sige sir, go ahead. Nakita ko na rin po kagad na nagkaroon ako ng evaluation dito kay Expedia agent Jonathan Morales. Si Jonathan Morales, nung pumutok itong Maharlika PDEA link documents, no, na sinasabi, na actually, na siya rin yung naglabas noon. Lumabas sa akin, ha, sa analysis ko, evaluation kay Morales, na ginamit ito actually na pagkakataon ni Morales na sumakay dito kay Maharlika
pagkakataon niyo na ano talaga motivation ni Morales na nakikita ko ngayon. It's not actually this involvement of PBBM, but more so, ito yung pagkakataon niyang ma-erase niya na ngayon yung grievances niya against PIDEA. Why? Dahil tinanggal siya noon. So lahat ng kita niyo pag nagsasalita siya against PIDEA, halos sumisigaw na siya. Opo. Oy, nawala si... Ilalaso. Yung po talaga motivation ni ano, Morales. Medyo nawala po kayo sa aircon. Po na to para isigaw ko lahat ng grievances ko sa PIDEA. Iyon ang talaga motivation. Okay. Hindi naman talaga maikakaila yan, sir, ano? Kasi talagang... Bukong-buko na. Bukong-buko. Talagang tanggal to si Jonathan Morales sa PIDEA eh. Pero lastly, sir, dito po sa nakikita ninyong hearing sa Senado, saan po kaya tutungo ito? Kasi ang laging sinasabi nitong si Ronald De La Rosa, eh, para daw po sa interes ng ating bansa at ng taong bayan sa hinaharap, particular, ma-prevent yung mga future possibilities. Yun yung palabas nila. Ano po yung nakikita ninyo na kahantungan po ng hearing na ito after po ng May 13? Kasi last hearing or possible, yung huli pa lamang na huling hearing, kasi di pa natin alam kung final hearing na po yon, is on May 13. Saan po tutungo ito pong nangyayaring hearing na yan sa sa Kongreso, sa Senado? Dalawa po. Actually, yun lang yung nakikita ko. Yung una po, nasabi ko na, this is already a political blunder move against Senator Bato mismo. So kung yung ambisyon niya ay manalo siya sa ano, sa next election, sinira niya actually. That's number one. Number two, ang nakikita ko is against kay ex-PIDEA agent Morales. Alam ko, with that, na yung pagka-interview sa kanya, pagka-interrogate sa kanya ni or background check sa kanya ni Senator Jinggoy Estrada and likewise Senator Grace po, madadagdagan po ang kaso niya. Actually, makakasuhan siya after this. And that is yung sinasabing paglabas ng confidential knowledge, not necessarily a document, because the document never existed in the first place because it was not documented in PIDEA. Bakit hindi na document? Bakit lumalabas na hearsay? Kasi nga yung hindi na tuloy yung ano eh, yung raid na sinasabi niya eh. Tapos lumalabas also ano, sabi ko nga he destroyed himself. Para bang he created a document, non-existent document in his mind na wala ni yung confidential agent, nakalimutan mo. Nakalimutan niya ang pangalan. This is the most stupidest thing that I've ever heard in investigations like this. Why? Why it is very stupid? Inakusa mo in social media, na sabihin na sa social media alone, million ang nanonood dyan. All over the world pa. Tapos, inakusa mo sino? Barangay official ba? Presidente ng Pilipinas to. Tapos, dinawit mo pa si Maricel Soriano. Tapos, bigla sasabihin mo, nung in-interrogate ka na ngayon ni ano, tinanong ka ni ano, kanino galing to? Sino yung confidential agent mo? Sorry po, mahal na senador. Sa tagad po ng panon, hindi ko na po maalala kung sino. Tapos, ang sagot ngayon, uli naman, dinepensa pa siya ni ano, kaya nagmimisto lang abogado mismo, Senator Baturito, kay Morales, nakakatawa eh. Alam nyo, at sa press conference niya, sasabihin ba ni ano, ng inconfidential niya? Pinoprotectionan niya siyempre kaya sinabi niya na lang nakalimutan niya. Mali po yun. Tama po yan, ano, sir. I-summarize lang natin, sir, yung sinabi niyo, ano?
in kasi dalawa pa lang yung nadinig namin na malinaw doon sa maaring maging consequence nito sa hinaharap. Political downfall nito pong si Senator Ronald De La Rosa, yung political circus na yan na nangyari sa Senado. Ayon yan, political circus, yan po ay term na ginamit ni Congressman JJ Suarez. Ikalawa, maaaring makasuhan ito pong si Jonathan Morales. Eh yung ikatlo, sir, yung ano sa tingin po ninyo yung magiging epekto nito in general public? Maniniwala ba ang publiko sa hearing na ito ni Senator Ronald De La Rosa or otherwise? Yes, pangatlo po. Tama po. Maraming salamat at dinagdagan nyo. Pangatlo po actually is this is a direct effect also to the credibility of the former president. Kasi sila yung bumabato ng ano eh. Sila nag-invento nito eh. So ano lumalabas? Tumutuo pala yung mga sinasabi na actually nanggaling na rin kay former president to, may videotape na nilabas noon. Even ito nilabas rin ni idol ko rin si Attorney Claire eh, no? Attorney Claire ba 'yun? Na ano no, may parang radio 'yun eh. Attorney na Claire, sinasabi nilang na caught on tape at pinanood niya rin, pinalabas niya rin na nagsalita si former president na ganyan kami sa ano may pag sa mga kaso-kaso pinaplantahan namin ang ebidensya ang mga subject ng aming mga investigasyon or ano pag mainit sila sa taong yon. So ano lumalabas, nag-a-apply dito, ginawa niya rin kay Presidente BBM, gumagawa sila ng fabricated documents para i-pin down yung ano nila, yung katunggali nila. Now, is this also new against PB, of him doing it to PBM? Eh, ginawa na nga nila kay ano, kay Senator De Lima. Diba? Nakulong ng 7 taon. Now, is that 7 years just equivalent to 7 days? Do you think ito, hindi si Senator De Lima, hindi bubuelta? So, may kasabihan tayo po sa Tagalog, lintik lang po ang walang ganti. At meron ako spinos kahapon, sa wall ko lang, meron kasabihan also na, and this is also biblical, what you sow is what you will reap in the future. Or what you will reap is what you sow. Kung ano yung tinanong mo, nakasamaan, kabutihan, o anuman, sa kanino man tao, or in general, kung anong tinanim mo, yun rin aanihan mo. Hindi ka aani ng kabutihan kung nagtanim ka ng kasamaan. Nagtanim ka ng kasamaan, o aanihin mo ngayon. Pinakulong mo si Senator Laila De Lima. That is not just 7 days. That is 7 years of her life. Of her precious professional as well as personal life. Hindi lang yun. Siniraan mo niya yung tao. Okay. Bali, yung sinasabi nyo, sir, particular kay Rodrigo Duterte, yung kanyang... Yung pangatlo. Balikan ko lang, sir, yung question, ano? Kasi, ito, naririnig po ito ng general public, eh. Napapanood po natin. Ang particular po na tanong is, sa tingin nyo po ba magiging kapanipaniwala ito pong hearing na ginagawa ni Ronald De La Rosa at yung mga statement niya sa harapan po ng publiko sa ngayon? Actually po, dapat to itigil niya na eh. Kasi the more na tinutuloy niya to, the more siya masisira eh. Actually, sira na siya rito. Ibig sabihin, sir, hindi ito magiging kapanipaniwala sa harapan ng publiko? Wala na. Ang tao made up, they're already made up with the idea that this is a zarzuela that is politically motivated. Of course, with the motivation of to fight for the cause of Duterte, his boss. Yun lang yun. So anong dating ngayon sa mga tao? Ito mga to, grabe. Unang ginagawa sa kanilin si BBM. Tapos, gustong. And another thing nga pala, dudugtong mo na rin. Sige po. Kasi because of that is their intention,
do they think they can easily win their cause of unseat a majority, super majority elected president of the Republic of the Philippines? In fact, it is the first time that it happened in the political arena in the Philippine election history that a super majority president was elected. Tapos, tatanggalin nyo ng ganun-ganun lang, akusan nyo ng ganun-ganun lang. My God, you must be crazy. Okay. Sige sir, maraming salamat po ano at medyo lumagpas tayo sa oras pero ganun pa man maraming salamat. Nagulat na naman ako, napatawag din na naman ako. Actually, nag-aabang, may inaabangan ako, nagluluto nakita ako. Nakita ko po kasi kayo nag-comment kahapon, nakita ko rin yung comment niyo na sana gusto niyo sanang lumahok sa discussion. Kaso lang medyo patapos na eh kaya sabi ko pagka sa ibang pagkakataon. Okay lang po. Siguraduhin ko lang din na yung nagko-comment ay kayo nga po talaga. Makatulong man po sa do sa mga issues na yung salamat sir. Anytime basta pwede. Before I let you go sir, eh ito po last question ko po sa inyo. Sa tingin niyo po ba ito pong tinatahak na landas ng Senado magpapatuloy? In general na po ito ah kasi nagiging parang sabi nga nila, political circus na ang mga hearing sa Senado. Magpapatuloy po kaya ito sa hinaharap? By after ng 2025 senatorial election, ano po yung inyo pong nakikita sa hinaharap diyan sa Senado, sir? Well, last comment as answer to your question. No? Meron nga po palang pang-apat na epekto to. Ang ginagawa nila ba to? Apo. Ang pang-apat po, the more nila pong ipagpatuloy ito, kung ituloy man nila to, kung ang sagot ko naman sa tanong, kung itutuloy man nila to, nasa sa kanila po yun. Kahit gawin pa po nila to ng another, na straight buong isang taon, ituloy nila to, same issue. Well, number four effect, by the way, dadagdag ko lang po. This, the more they do this, the longer they do this, the more positive it is for President Bongbong Marcos. The more po babango si BBM. The more po, yung paninira nila, sabi nga eh, pag ang tao, again, na-post ko po rin po ito, nasabi ko rin sa wall ko, na, sa blog ko, I always say, Randy, no, every time, sa political rin especially, it is always my principle, and I say this every time, that life is biblical. Whatever we do in life here on earth is meron po yung repercussion in the end. Now, bakit po sinabi to life is biblical? Kapag sabi nga, ganun rin, what you reap, what you sow is what you reap. The more na to add another quote, nobody can put a good man down. Nobody. Kasi lahat ng good man, ibig sabihin, either man or women in general, na alam mo na wala kang ginagawang masama, that your conscience is clean, and that you do not have a guilt in anything, kasama po niya ang Diyos palagi. Kaya kahit sino ang magtatangkang manira sa taong isang malinis na tao, ay hindi po magtatagumpay. Nasa Biblia po yan. Hindi po siya sila po magtatagumpay. Kahit ano pang gawin nila. Bibigyan ko na lang po kayo ng napaka-specific example. 8 to 9, alam mo to, Sir Randy, bago pa magtapos ang election, bago pa dumating yung 22 election noon, May 22, sa presidential election, 8 or 9 na petitions po ang final against kay BBM. Nagtagumpay pa po ba to para matanggal, ma-disqualify siya? Hindi po ba, di ba, wala nangyari? Kasi mga recycled. So that's one example kung bakit hindi nagtatagumpay ang mga masasamang plano. Dahil kasi kasama po
ng kahit sinong tao, hindi lang po si Marcos ang sinasabi dito. Basta po ang isang tao ay maayos, malinis, siya po ay kakampi. Kakampi niya po ang Diyos. Okay. So yun po ang sasabi ko, dagdag ko dyan. Thank you, sir. Maraming salamat po muli sa time niyo. Ano? Thank you po. Thank you. May pagkakataon ulit sa ibang pagkakataon. Ulitin po natin yung ganito pong conversation. Opo. Maraming salamat at nabibigyan niyo rin ako ng pagkakataon. May bahagi ko ang aking mga opinion or two cents kasi kailangan po nating hindi na po dito sa para sa kay BBM eh. Kailangan po natin magising ang mga saradong utak na nariyan. Kaya lalo na ito, ina-address ko sa mga DDS, sana po buksan nyo lang ang isip nyo. Hindi ko sinasabing maniwala kayo kagad sa amin ni Sir Randy, ni Sir Top One. Ang sinasabi po namin lang dito palagi, buksan nyo po ang isip nyo, palawakin nyo. Bakit po? Kasi kinabukasan po ng mas mga bata nating henerasyon ang nakasalalay po kapag nagkamali po kayo ng mga desisyon sa pagsuporta sa maling tao. Yan lang po ang gusto kong idagdag. Thank you, sir. Salamat po sa time po ninyo. Maraming salamat po. Mas maraming salamat, Boss Top One. Saludo po ako, sir. Thank you po. O yan ha. Narinig po natin si Sir Richard Solomon. At muli, salamat po sa kanyang panahon. At bago tayo magtapos, balikan ko lang yung huling katanungan ko kay Sir Richard tungkol sa ano ba yung maaaring mangyari sa hinaharap. Nakasalalay po sa atin yan, mga tol. Sa May 2025 senatorial election, tayo po ang magde-decide ng fate ng Senado. In short, huwag po tayong maghahalal ng mga politikong parang sirswela lamang ang gagawin sa Senado. No? Tama na yung pagkakamali na nagawa po natin sa nakalipas na panahon. Tingnan po natin ngayon ang kwalifikasyon, yung kanila pong pagtatrabaho, yung kanila pong motivation, at saka somehow kung ito po ba ay makakatulong sa kasalukuyang gobyerno.